Presidente ka mga paninira, ano ha? Labang kay Vice President Lenny Robredo, sinasali pa pati yung mga anak, ano, ha? Balita natin, ito ho, ha? Nung nag-aaral pa si Aika, yung anak niya, ng masters, kumukuha ng masters in public administration sa Harvard Kennedy School, ang ginawa nung mga, itong mga walang hiyang naninira sa kanya na nasa likod nito, alam naman ninyo kung sino nasa likod niyan, di ba? Wala naman ibang gagawa niyan eh. Alam niyo ginawa? Sinulatan pala ng mga animal ang paaralan para sabihin na kailangan daw bawiin yung acceptance niya sa program dahil ang ipambabayad niya daw ay ninakaw ni Vice President Robredo sa pamahalaan. Lintik, ano po, ha? Hindi documented eh, di ba? Kaya hindi pinansin nung paaralan, pinagtawanan sila at sila ay napahiya. Kasi hindi nila pala alam na yung anak ni Vice President Lenny Robredo is full scholar po yun. Hindi ho basta scholar, kundi full scholar. Ha? Hindi lang ang libre doon tuition fee, mga kaibigan, kundi pati yung kanyang tinutuluyan, ha? At lahat ng living expenses ay covered ng scholarship. Kundi ako nagkakamali, si Rene, may nakikinig sa atin dyan sa Amerika, yung anak niya Rene, nag-graduate, ha? Halos kasabay yata ni Aika nag-graduate yun, kaya nakita nila ron nung gumraduate itong si Aika sa graduation. Ewan ko, hindi ko matanda, may litrato pa yata eh, silang pinadala sa atin yung kopya. Hindi lang yon ang cover ng scholarship, yung tuition, ha? Pati yung tirahan mo, pati yung living expenses mo, di ba? Kakainin mo, siyempre libre yun. Dahil full scholar. At hindi din nila alam na competitive ang pagpasok sa kurso dahil degree program po ito. Ano ibig sabihin ng competitive? Eh, hindi ka basta mabibigyan ng full scholarship kung medyo ano ka, mahina-hina, di ba? Kailangan eh, pumasa ka, di ba? Sa standard na hinahanap nila na pagkakalooban ng full scholarship. Oh, nakapasok siya, sabi ni Vice President Robredo, dahil sa sarili niyang credentials, yung kakayahan niya. At walang kinalaman ang pagiging anak niya ni Vice President Lenny Robredo para tanggapin siya. May litrato dyan eh. Oh. Ngayon, nung hindi umubra yan, ito naman ngayon ang pinalalabas nila. Sige nga, pakita mo. Nagpapakalat ngayon ng fake news na ito raw lumabas. Ha? Inuulit nila ito. Siguro lumabas na ito dahil hindi umubra yung una. Nalabas na yata dati. O ngayon naman, inuulit na naman nila ito. At ano ho, ha? Merong nakalagay dyan na nahuli daw si Aika ng mga pulis. Ang sabi, sorry po sa inyo, sabi ni Vice President Lenny Robredo, pero lahat po ng anak namin ay masisipag mag-aral at magtrabaho. Si Bongbong Marcos ba'y masipag mag-aral? Ha? Hindi ba siya masipag sa cooking? Ha? Mga kaibigan, tamad yan eh. Batugan yan eh. Hindi, ano? Sa pinagmamalaki ni Sara Jeng Potpot sa kampanya nila, ba, ito anya ay naging governor, tatlong term. Naging congressman anya ito, tatlong term. Naging senador anya ito. Tumakbong vice president, hindi niya kinuwento,
talo. Mga kaibigan, at ang galit kay Vice President Lenny Robredo, gano'n na lang. Ano ho? Eh ngayon, eh hindi kinuwento ni Sara na naging naging governor, naging congressman. Ano ginawa? Mga kaibigan, meron ba? Wala, umupo lang. Tapos pabanjing-banjing. Mga tamad eh. Alin, ako nalagay sa ganung pwesto? Naku po. Ang dami ko sigurong nagawa. Di ba? Mga kaibigan, wala po sa kanila, sabi ni Vice President Robredo, ni isa sa kanila na na-involve o nasangkot, di ba? Sa kahit anong illegal na bagay. Nakatatawaman ito, sabi ni Vice President Lenny Robredo sa kanyang post, ha? Kailangan i-correct. Kailangan itama. Dahil maraming napapaniwala. Ha? Mache-check naman po ito sa records. Pero yung iba kasi, naniniwala na lang basta kahit kasinungalingan. Eh, ganun na nga eh. Hindi ba? O, pag, alimbawa, si Bongbong Marcos, sabi nung kampo niya, ba, hindi kami yan. Eh, hindi. Ano yun? Hindi patunay yun. Di ba? Yung sasabihin mong hindi nagdodroga, hindi patunay na sasabihin mo lang. Sana suportado ng ebidensya yung sinasabi mo, di ba? Oh, eh alam niyo ako, totoo, may kakilala, meron akong alam ha. Totoo yung nagja-jamming session sila ng droga sa mga yate. Meron akong alam eh, anak mayaman eh. Oh, mga kaibigan, yan din ang balitang ginagawa. Ay baka yan ang mga kajaming kasi mayaman din eh, di ba? At saka sabi ni Digong nyo eh, isang grupo yan. O di hindi lang si Bongbong ang hindi niya pinahuhuli, di ba? Pati yung mga kajaming nito, hindi niya rin pinahuhuli. Kasi sabi niya marami yan eh, sa Davao, sa Maynila, isang grupo lang yan sila. Oh, ibig niya sabihin, yan ang mga magkakasesyon, di ba? Sa droga. Oh, hindi lang si Bongbong yung kung siya yung tinutukoy, yung hindi niya pinahuhuli. Di ba? Lahat pala yung mga anak ng mayayaman ay hindi niya rin pinahuhuli. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga corrupt na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawalan ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais.
Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Apollo Kibaloy! Kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap.